Pinaglaruan ni Luka Doncic ang center ng Lakers na si Wenyen Gabriel, na technical naman si Westbrook sa harap ng cute na ref na si Ashley. Hindi niya nagustuhan ang tawag ng referee, samantalang gumawa si LeBron ng 38 total points kontra sa Dallas Mavericks. Kaya tara na at silipin natin yan pagkatapos lamang nito. First quarter, mga Boltok, it's all about LeBron. Nakagawa siya ng 10 total points sa first quarter at talagang mainit ang umpisa ng Lakers dahil gumawa sila ng 28 total points. At sa bandang 7 minuto, unang tumawag ng timeout ang Dallas dahil nga umabot na sa 11 ang lamang ng Lakers 7-6 scoring run. At sa pagbabalik ng laro, hindi na rin nagawang mapigil ng Dallas ang Lakers. Gumawa lamang ng 6 total points si Luka. At natapos nga ang first half sa score na 28-21. 7 ang lamang ng Lakers. Sa second quarter naman, lamang pa rin ang Lakers at hindi nagawang makalamang dito ang Dallas. Pero para bang may itinatagong puwersa ang Dallas kanina dahil nakangiti lamang si Luka Doncic sa tuwing papasok ang tira niya sa harap ni Pat Bev. At nagtuloy-tuloy naman ang arangkada ng Lakers. Bago pa matapos ang second quarter, highest scorer na si LeBron James with 18 points, 4 rebounds, 3 assists. Natapos nga ang first half sa score na 43-54, 11 ang lamang ng Lakers. Pagdating sa third quarter, mga idol, isang disaster ang nangyari. Pero hindi nagustuhan ni Westbrook ang biglang tawag ng ref na technical. Delaying the game violation ang itinawag sa kanya. Kaya naman, nagreklamo siya sa ex ni Luka na si Ref Ashley. Pero hindi siya pinansin ito at walang magawa si Westbrook kung hindi ang manahimik na lamang dahil baka mapalayas pa siya ng playing court. At dahil nga diyan sa frustration ni Westbrook, ang Dallas Mavericks ay gumawa ng 51 points sa third quarter. 10 3-point shot ang pumasok sa mga tira nila, mga idol. Talagang uminit ang Dallas sa 3. Parang planggana na ang tingin nila sa rim at talagang imagine 51 total points ang ginawa ng Dallas. Kaya halata naman, ang depensa ng Lakers ay sadyang malamya sa third quarter. Pero bago matapos ang third quarter, isang fake pass ang ginawa ni Luka at nabiktima ang center ng Lakers. Natapos nga ang third quarter sa score na 94-75, angat ang Dallas 19. Final quarter, mga kaboltok, namarako na si LeBron pero hindi siya makagawa ng complete 2 points. Panay lamang ang punta niya sa free throw line dahil nga sumasabit sa kanya ang mga player ng Dallas. At para bang strategy na rin ito ni Jason Kidd kanina, no easy 2 points para sa Lakers. Dahil doon nahirapan na gumawa ng run ang Lakers. Under 5 minutes, galit na nag-dunk itong center na si Christian Wood. Imagine mga kaboltok, 30 points ang ginawa niyan. Talagang halata na ang gitna ng Lakers ay hindi kayang pigilan ang gitna ng Dallas. Under 3 minutes naman, matapos makuha ni LeBron ang 38 total points, hindi na rin siya tumira kahit isang beses. Dahil doon talagang nahirapan ang Lakers na makahabol pa sa Dallas. At natapos na lamang ang laban sa score na 115-124 pabor sa Dallas. Susunod na lamang ng Lakers December 28, 8 a.m. Laban naman sa Orlando Magic. Ewan ko na lang kung matalo pa sila dyan. Mag-subscribe ka na mga kaboltok. Click the bell, select all. Pakibisita mo ang ating Facebook page. Once again, ako po si John. Merry Christmas! Happy New Year! Salamat po.